kabayan, please subscribe sa Erwin Turfo official YouTube channel. At huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. At magkaroon kayo ng tsansa na maging lucky subscriber at manalo ng instant cash. Nasa linya na ng ating telepono si Sir Restituto Padilla Jr., ang tagapagsalita ng Task Force COVID-19. Magandang umaga po, Sir Padilla. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga, Senator. Sa lahat po na nakasubaybay sa programa niyo, magandang umaga. Good morning. Good morning po. Sir, matanong ko lang, kasi ang DTI, si Secretary Mon Lopez, sinabi niya, handa na raw ang NCR na ibaba na sa MGCQ from GCQ. Kayo ho dyan, sir, sa inyong ahensya, ano ho ang recommendation ninyo, or do you agree with the DTI na panahon na na ibaba na ang NCR sa MGCQ, sir? Una-una, Erwin, Senator, yung atin pong issue ng pagliluwag ay i-implement lang po ng NTF dahil ito po ang implementing arm ng IATF. Kung magdedesisyon na po ang ITF na paliwagin ang ating National Capital Region. So far, wala pa po kaming nakukuha na abiso or polisiya na kinakailangang magluwag na para ma-implement natin ito. Pero naniniwala po kami na anumang hakbang na tatahakin po ng IATF at ibibigay po sa NTF upang ipatupad ay manggagaling po sa isang malalim na diskusyon at sa abiso ng ating mga health experts. Kasi lahat naman po ito ay pinakikinggan ng ating mahal na Pangulo. At bago po ang desisyon na totally magluwag, ini-evaluate po yan ng lahat ng ating mga working and technical groups na kinabibilangan ng mga dalubhasa at mga eksperto sa pandemya at saka sa health. Kaya abangan na lang po natin. Pero sa parte po ng NTF, aantayin din po namin ito at kung ano man po ang lalabas na mapagkakasunduan, yun po ang ating ipatutupad. Partner, may huling tanong lang ako kay Sir Padilla. No? Sir, matanong ko lang, kumusta na po yung ating mga hospital bed capacities, quarantine facilities? Lumuluwag po ba, Sir Padilla? Well, so far po yung huling ulat na nakita ko at yung abiso po ng ating mga nasa One Hospital Command Center, gumaganda naman po ang datos. Hindi na kasing taas ng level nung nakaraang mga linggo na nasa critical o emergency stage tayo. Pero ngayon, yung bilang po ng mga occupancy rate ng mga hospital na naka-dedicate sa COVID ay na-manage na po ng mainam. So, yung pag-manage na po na yan ay nasa ilalim po ni ng DOH sa One Hospital Command Center kay Dr. Obet. Partner. Okay, matanong ko lang. Ang inaalala natin dito lahat is the compliance nun sa ating mga bagong rules. Yun ang 7 commandments na binigay sa atin ng DOH. So, sa inyong palagay, pagka dumating ang order na kailangan na mag-implement nitong pwede nang bawasan ng mga ibang rules pero may karagdagang rules, kaya ito imbis na yung apat lang na dati, ngayon pito na kasi no talking, no eating nakasama. Sa inyong palagay, kaya bang ma-implement yan? Maipapasunod naman natin yung mga mabait naman ng Pilipino pero kuminsan nakakalimot eh. Kaya kaya ba natin siguro implement na mabuti? Ito po ay 7 commandments para sa mass transport, Senator, no, Erwin. So, naniniwala kami na kung sakaling ma-adapt na po ito, ay susundin po ito ng ating mga kababayan. Tulad po ng nasabi nyo at naging parte na po ng mga maraming artikulo na lumabas pati sa international press, compliant, generally compliant po ang ating mga kababayan. At alam naman po siguro nila, lalo na ngayon, naintindihan na po ng ating mga kababayan
na lahat po ng mga pulisiyang ito ay para sa protection ng ating mga mananakay. Kaya kung lalabas na po ito at ipagbibigay abiso po sa NTF na implement after ng IATF decision, ay magiging maayos naman po ang pagpapalakad nito. Kasi ito yung mga ilang mga mitigating measures na kinakailangan para hindi po magkaroon ng anumang transmission, lalo na sa mass transport. Pag pinayagan na po natin, medyo dagdagan pa ang bilang ng mga pwedeng sumakay. Alright. Okay. Alright. Maraming salamat po, Sir Restituto Padilla Jr., tagapagsalita ng National Task Force on COVID-19. Thank you, sir. Stay healthy, sir. Stay safe. Maraming salamat, Erwin. Maraming salamat, Senator. At nandito po, stay healthy and safe lahat po kayo. At isa lang po, pagpapatuloy ko lang, paalala lang po, ingatan po ang buhay para hanap buhay, ugaliin, mag-face shield, mag-mask, maghugas, at umiwas sa matataong lugar. Gandang maga po. Alam mo, partner, bago tayo mag-break, ang sinasabi naman ng UP Octa Research ay hindi pa handa ang NCR para bumabada tayo sa MGCQ kahit na may downtrend sa positivity rate sa tingin nila, partner. Anong nakikita mo ba rito? Sa aking palagay ko kaya naman, kakayanin. Ang tinitignan lang kasi pinagbabasehan ng Octa sa UP is the trend. Yeah, right. So, kung ganun ang trend, yun ang isang palagay na susunod, patuloy ng patuloy. We can change naman the trend. Pwede naman natin, may measures tayong pwedeng gawin. Kung nga, sa aking palagay, kung talagang masunod ng mabuti yung 7 commandments, ay sa aking palagay, kakayanin na. Yun talaga para sa akin, it's always the weakest point in any system is the human being. Right, because right. Kuminsan may weakness na hindi kasama sa plano. So that's what we have to deal with. So, yung compliance, I believe. Now, Mr. Padilla made a good point. Malaking maganda yung sinabi niya. Sabi niya, iba na ang tao ngayon, na unawaan na nila kung gaano kabigat itong pandemya, kung gaano kabigat itong sakit na ito. Kaya nag-iingat din sila at hindi sila basta't lumalabas. So maybe that kasi sa una yung mga hindi lang sa Pilipinas, sa maraming lugar hindi siniseryoso itong pandemya eh. Ngayon sa palagay ko seryoso na ang mga tao. Palagay ko wala namang may gustong magkasakit o magdala ng sakit sa bahay. So siguro naman susunod ang tao sa ating mga new commandments. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.